Sa mundo nga ng One Piece, itong mga Marines nga ang sumisimbolo sa hustisya. Isa nga silang military force na nagpapanatili ng kapayapaan sa mundo. Lingid nga sa kaalaman natin, sumusunod lang sa utos ng world government itong mga Marines. Pero, paano kung isang araw ma-realize nila na itong mga inuutos sa kanila ng world government hindi na naaayon sa prinsipyo nila? Paano kung isang araw iutos sa kanila na pumatay ng walang eksplanasyon? Susundin pa rin kaya nila itong utos na to? O tatanggi sila at mag-uumpisa na silang kalabanin ang world government? Bale, ngayong araw nga na to, ito yung topic natin. Pag-uusapan nga natin itong napipintong kudita na magaganap sa hanay ng Marines. Itong napipintong pagbaliktad nila sa world government. Kaya naman, kung handa na nga kayo, game, umpisa na natin itong topic natin. それはもうみんなに恐れられてるって話だぜ。悪党に同情はねえが、家族は違う。 So paano ba tayo nag-come up sa idea na posibleng babaliktad itong mga Marines sa world government? Bali, dahil nga yan sa mga past events na pinagdaanan ng iba't ibang Marines. At ito nga yung napapaisip sila na kailangan na ng pagbabago sa hanay nila. Gaya na lang kay Smoker during Alabasta Arc. Nagagalit nga siya dahil sa iko-cover up ng mga Gorosei itong pagiging sugapa ni Crocodile sa kapangyarihan. At siya pa nga yung sasabihing nakatalo kay Crocodile. Where in fact, si Luffy naman talaga ang nakatalo dito. Kaya naman ni-refuse nga niya yung promotion na binigay sa kanya. At ang pinakamalupit, minura pa ni Smoker ng indirect itong mga Gorosei. Hey you, could you pass on a personal message from me to the old geezers at HQ? Don't do it, Smoker! Tell them I said go to hell. During Dressrosa Arc naman, nalagay nga rin sa similar na sitwasyon si Fujitora gaya kay Smoker. Pero dahil nga sa may posisyon itong si Fujitora bilang admiral, hindi nga niya nireport sa headquarters itong pangyayari sa Dressrosa. At in fact, humingi pa nga ng tawad itong si Fujitora mula kay King Riku. So ano bang pinupunto ni Fujitora at bakit hindi niya nireport itong pagkatalo ni Doflamingo mula kay Luffy? Bali, dahil nga yan sa ayaw ni Fujitora na cover up na naman ng world government itong insidente na to. Dahil gaya nga sa Alabasta Arc na instead na i-praise ng mga tao si Luffy dahil sa siya naman talaga ang nakatalo kay Crocodile, hindi nga yun nangyari. Dahil sa mali nga ang ibinalita. In short, ayaw ng world government na magmukhang bayani itong mga pirata gaya ni Luffy. Kaya pilit nilang pinagtatanggol itong mga bata nila na mga si Shichibukai. At ito nga yung nakikitang mali ni Admiral Fujitora na hindi naman nakikita ni Fleet Admiral Akainu ang pang-aabuso ng mga si Shichibukai sa posisyon nila. At dahil dito, nakita naman natin na ginawa ni Admiral Fujitora ang lahat para lang mawala na itong si Shichibukai system. At ang unang ang hakbang dito yung pagsisiwalat ng kasamaan na ginagawa ni Doflamingo sa Dressrosa para ma-pressure itong world government sa hinaing ng mga tao. Natanggalin na itong mga hari-harian sa mga lugar nila na mga warlords. At nangyari naman yan. Inalis na nga sa pwesto itong mga warlords at pinalitan na sila ng mga Seraphim. Bale, kung inaakala nyo nga na itong sila Smoker at Fujitora lang ang nagbabadya na babaliktad sa hanay ng Marines, nagkakamali kayo. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa last video natin, nabanggit ko nga rin itong napipintong pagbaliktad ni Admiral Kizaru. Since dahan-dahan na nga niyang nare-realize itong mga kasamaan ng world government, maski itong atake nga niya mula sa Vegatanks kahina-hinala. So bukod nga kay Kizaru, nakita nga rin natin itong reaksyon ni Vice Admiral Dawson
Rubberman nung time na inutusan siya ni Gorosei Saturn. Ang sinabi nga ni Saturn sa mga oras na to, dinidescribe niya nga yung mga simpleng tao bilang mga insekto. Nung marinig nga yun ni Rubberman, kitang-kita natin sa mukha niya itong kaba at pagkagulat. Imagine, itong hinahalin tulad ni Saturn sa isang insekto, ikaw mismo. Hindi ba sasama ang loob mo dito? Anyway, dahan-dahan ngang pinapakita sa atin ni Oda na pinupush talaga ng world government itong mga marines sa limit nila. Kumbaga parang patuloy na nilalagyan ng tubig yung mga baso nila. At malapit na nga itong mapuno. Kaya naman once na mapuno na nga itong mga marines, I'm sure na kudita ang magiging resulta nito. Kakalabanin nila ang world government. Actually, pinapahiwatig na nga sa atin ito ni Oda. Dahil sa recent chapters nga, nakita natin na hindi na sinusunod ni Admiral Fujitora itong mga Celestial Dragons. At even tinulungan pa niya itong mga Revolutionary Army sa mission nila sa Meridua. Ang organisasyon nga na may pinakamahirap na sitwasyon o ang pinakanaiipit ngayon itong mga Marines. Bakit? Dahil currently nga naghahanap pa rin ng kasagutan ang mga tao sa kung sino ang totoong pumatay kay King Cobra. Maraming ang nasyon ngayon ang patuloy na nagre-rebellion mula sa world government. May mga naghahanap rin kay Vivi. May mga warlords din na kailangan nilang mahuli. At itong mga problema nga na to mas komplikado pa dahil sa paglalagay ng bounty sa mga ulo nila. Kaya naman ang magiging tanong dito magagawa pa ba nila itong mga tungkulin nila na even sila mismong mga marines kinakalaban na ng taong bayan? So dito na nga papasok itong Operation Kudita. Sa tingin ko nga dahil sa mape-pressure itong si Fleet Admiral Akainu sa posisyon ng marines ngayon, mahahati nga itong hanay nila. Hati na mananatili sa side ng world government at hati na babaliktad sa world government. At since nakita natin na parang idol ni Green Bull itong si Akainu o parang nilulook up niya to as a hero niya, pwede ngang sumide siya kay Fleet Admiral Akainu. At pwedeng sila nga ang manguna sa pagpigil ng kudita. Sa kabilang side naman, itong sila Admiral Fujitora at Admiral Kizaru. At madagdag pa nga yung sitwasyon ni Garp sa Hachinosu na hindi rin alam ng mga sword members ang kahihinatnan niya. Sa tingin ko nga na matutulak itong kudita na maaaring mangyari sa hanay ng Marines. Kung mangyari nga itong magiging pagkahati sa dalawang grupo ng Marines, talagang mas exciting na ang mangyayari. Dahil dito nga natin malalaman kung sino ba sa hanay ng Marines ang talagang mabubuti at talagang masasama. Malalaman nga natin kung sino ang talagang tuwid sa tungkulin nila at kung sino nga ba sa kanila ang magbubulag-bulagan para sa hinahangad nilang kapangyarihan.